Heavenly Father, Lord, thank you for this morning, for reminding us, Lord, that even in these problems, even in these times, Lord God, we can be still because, Lord, you are our God. You are in control of our situations, Panginoon. And this morning, Lord God, may we be encouraged in knowing, Lord God, that you are still in control in our lives. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito. Nagpapasalamat sa panibagong biyaya na kaloob mo po sa buhay namin. Salamat po sa pagkakataon na maranasan namin muli ang isang pinagpalang araw. A day to rejoice and be glad. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Your steadfast love is new every morning, na kung saan ang mga nagdaang araw ng kapaguran, kaguluhan, kalituhan, kamalian, kakulangan, kalungkutan ay ipinalis mo na at even kinalimutan mo na rin. Binibigyan mo po kami ng panibagong pag-asa dahil kasama namin ang aming Panginoon at tagapagligtas, our Lord Jesus Christ. Holy Spirit, we acknowledge your presence. Turuan mo po kami at gabayan sa araw na ito. Salamat po, in Jesus' name. Amen. Sa araw pong ito, pumasok na po tayo sa pangalawang buwan ng bear months, ang buwan ng October. At ang ating pong pag-uusapan sa buwan na ito ay all in this together. Together living for God in full surrender as a family. So sabi nga po, all in this together, sama-sama, bilang isang pamilya para sa ating Panginoon. So we can say na Jesus is the center of our family. Jesus be the center in our family. Jesus be the center of it all. So sabi nga po, ano ba yung ibig sabihin ng to surrender? To surrender spiritually means that a believer completely gives up his own will and subjects his thoughts, ideas, and deeds to the will and teachings of a higher power. Surrender is willful acceptance and yielding to a dominating force and their will. So sabi nga po, ito ay kusang loob na pagpayag, pagtanggap, pagsunod sa rulership o sa kalooban ng mas mataas na kapangyarihan. At ito ay ang ating Panginoon, Panginoong Jesus. Kanino tayo kailangang sumurrender? Sa higit na makapangyarihan sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Because He is all-knowing. He is Almighty God. He is all-powerful. God. Apart from God, we can do nothing. Sa malaki o sa maliit na bagay, sa malaki o maliit na pangangailangan, sa malaki o maliit na problema or sitwasyon, kailangan natin ng Diyos. We need God. We need God for our family to be in order. We need God for our family to be protected. We need God for our family for provision. We need God to move in the life of our children for their future. We need God for the future of our generation. We need God now. So sabi nga po, God created a family. Si Jesus may pamilya. Si Joseph ang tumatayong tatay niya. Si Mary ang kanyang nanay. At mayroon din siyang mga kapatid. Jesus was born. He is our God. He grew with a family who loves God and grew in the wisdom of God and in stature, sabi doon sa salita ng Diyos. He grew up in a family that believes in the power of God. Throughout the ages,
plano na ng Panginoon at ito ay kalooban niya na ang bawat magulang is to raise up their children to know and love Him and walk in His way. So kalooban talaga ng Panginoon na bawat magulang sa isang pamilya o bawat namumuno sa isang pamilya ay palakihin ang kanilang mga anak in the ways of, in the love and in the ways of God. Sabi nga po sa salita ng Diyos, sa Deuteronomy 6, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga karangkahan. Sinasabi nga po sa Deuteronomy 6 ng Panginoon sa mga Israelita to keep His commands in their hearts. Sa puso, isa puso daw ang salita ng Diyos. To teach them diligently unto their children, ituro daw. Maging masigasig, maging intentional sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa ating mga anak. Sabing ganun, talking of them throughout the day. Pag-uusapan daw throughout the day, ibig sabihin, magiging bukang bibig natin bilang mga magulang sa ating mga anak ang salita ng Diyos in every circumstance of life sa lahat ng pagkakataon. Kung meron man po tayong dapat na kailangan sabihin o ulit-ulitin sa ating mga anak, ito po ay ang salita ng Diyos. Sabi nga po sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay, may buhay, at mabisa. Ito ay tumatagos sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakaaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Sabi rin sa Timoteo, 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So napakalaga pong maunawaan natin na walang pong magiging kulang kung ang salita ng Diyos ang ating ipapatupad sa bahay natin o laging ituturo. Sapagkat sabi nga po, kinasihan ng Diyos at ito ay buhay, mabisa ang salita ng Diyos. So, kung nais natin ng pagbabago sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga anak, ito po ang kailangan natin, ang salita ng Diyos. Sabi, ang salita ng Diyos ay Diyos. Ibig sabihin, makapangyarihan siya dahil siya ay Diyos. Ang utos na ito ng ating Panginoon, mababasa din po natin sa mga aklat ng Mateo, Lucas, at Mark. Sabi nga po sa Mark 12, ulitin natin, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. Love your neighbor, your family. Ito yung pinakamalapit nating kapwa, yung ating kasama sa bahay. There is no commandment greater than this. Sabing ganun. Sa Tagalog, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. So to love God is to surrender. Surrender, isusuko natin ang ating sarili sa Panginoon.
To surrender to God is to be dependent on His Word. So, hindi lamang ito para sa kapakanan ng ating mga anak, susunod lang ang para sa ating pamilya. Tayo ang sikreto upang ang buong pamilya natin ay maging isa sa pananampalataya sa ating Panginoon. Babaguhin tayo ng salita ng Diyos. Aayusin niya ang buhay natin. Pagtatagumpayin niya ang bawat araw natin. Praise God! Paano natin maipapakita ang pagmamahal sa ating pamilya? Sila yung number one na kapwa natin. Pinakamalapit na kapwa natin. Sa pagpapahayag at pagpapakita ng taos-pusong pagsunod sa ating Panginoon, tayo ang nakikita, sinusunod at ginagaya ng ating mga kasama sa bahay. Hindi lang sa ating sinasabi, kung hindi sa ating kinikilos at sa ating mga ginagawa. Ano daw yung utos ng Panginoon? Una, to love God with your heart, with our heart. To love God means, with our heart means, to love God with our emotions. Nagpupuri tayo pag tayo ay masaya sa Panginoon. Pag sinasagot niya ang ating mga kahilingan. Pag masaya ang ating pamilya. Paano kung tayo naman ay nasa kalungkutan, dumadanas ng hirap, dumadanas ng maraming problema sa buhay. Ang sabi doon, to love God with all your heart is to love God means at all times, sa lahat ng panahon, anuman ang sitwasyon, pupurihin natin ang ating Panginoon. Kahit sa bad times, kasi mahal tayo ng Panginoon at nais siyang i-comfort tayo. Nais niyang payapain tayo. Siya ang ating kapayapaan. At ang pangako po niya, He will never leave us. He will never forsake us. Loving God at all times is a day-to-day process. Araw-araw po ito na pag-aaral o pag-aayos ng buhay natin. Bawat araw, sinasanay natin ang sa ating sarili na sumunod pa unti-unti sa kalooban ng Diyos. Hanggang sa dumating tayo po dun sa sinasabi ni Pablo sa kanya, sa salita, na I am content no matter what, sabi ni Pablo. I can live on almost nothing and I can live with everything. The secret of living in every situation is remembering that I can do everything. I can live through anything. And I can even overcome. Bakit? It is because of Christ. Through Christ, who gives me the strength, the sustenance, and the courage para mamahal ko ang aking Panginoon ng buong puso. Ang pangalawa, sabing ganun, to love our God with all our soul. Ito yung love na sinasabing sa akin, dulo ng walang hanggan. Nais kumakasama ang Diyos hanggang langit. So tayo, lahat tayo, kaya tayo nananampalataya sa Panginoon at inaaral natin ang salita niya, gusto natin makasama siya, hindi lang dito sa ating, sa mundo, kundi hanggang sa langit. At hindi tayo malilimitahan ng kahit anong bagay dito sa mundo upang sundin natin ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga, with all your soul, ano man yung kalagayan natin, pipiliin natin sundin ang kalooban ng Diyos. Pangatlo, to love God with all our mind. Buo sa ating isip. Wala tayong paniniwalaan kundi ang sinasabi ng Diyos. Tama po ba yun? Binibigyan natin ng katwiran ang katotohanan ng salita ng Diyos dahil alam natin na ito ang tama. Ang salita ng Diyos ang totoo. Lahat ng sinabi ng Diyos sa atin, lahat ng pangako niya, lahat ay amen. Totoo. Tama ang lahat ng iniuutos niya, mangyayari lamang ito kung hahayaan po natin na ayusin ng Diyos ang ating isipan sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pakikinig ng salita niya. Upang lalo pa pong lumawak ang ating kaalaman sa ating Panginoon at palalo pang lumawak ang ating pananampalataya sa kakayahan ng ating
Panginoon. Pang-apat po ang sabi doon, to love God with all our strength. Yung strength po na sinasabi dito, ito na yung action. Yung paggawa. Yung po bang ating mga ginagawa ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating Panginoon. Ito kasi po yung ginagaya ng ating mga anak. Ito usually yung palagi, yung mga palagi ang ginagawa natin, yun yung ginagaya ng ating mga kasama sa bahay. Lalo na kung nakikita nila na wow, ang ganda palang sumunod sa Panginoon. So kaya nga po, ang sabi po, kung tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, pero hindi natin ito sinusunod, wala rin tayong makikitang maganda sa buhay natin. Sabing ganun, if I merely put the words into my brain without putting them into practice, it's only an information. Hindi tayo nababago. Ang kailangan po ay humakbang tayo sa ating pananampalataya at isasagawa po natin ang ating naririnig, ang ating nababasa, ang ating napapag-aralan na salita ng Diyos. At hayaan po natin na maunawaan, maalala natin ang Panginoon ng ating mga kasama sa bahay, lalo ng ating pamilya, na ating pinaka-close na kapwa natin. To worship God is not just singing. Hindi lang tayo kumakanta o umaawit para sa Panginoon. It is doing things that are right even when people around us do not understand. Kung ano yung alam nating tama at kalugod-lugod sa Diyos, kahit hindi nauunawaan ng kapwa natin kung bakit natin ginagawa yun, still we have to choose to follow what is right. Hindi po tayo nasusunod o hindi natin ginagawa ang kautusan ng Diyos dahil napipilitan tayo. Sabi nga, the Lord rewards those who follow Him. Hindi po, lahat po ng ginagawa nating mabuti ay nakikita yan ng Diyos. At yan po ay, pagdating ng araw, makikita natin yung reward, yung tamang reward para sa pananampalatayang ipinakikita natin sa ating Panginoon. Alam po natin na madali lang sabihin kasi na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your mind, no? Pero yun nga po eh, kailangan po na ang ating Panginoon, hindi po madaling gawin, madali lang isipin, madali lang sabihin, pero hindi madaling gawin. Kaya nga po kailangan natin palaging maalala na hindi tayo sumusunod o lumalakad in the ways of God sa ating sarili lang. We need God. Sabi sa Galatians 2, I have the strength working within me that enables me to keep on going forward. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. So, andyan po ang Panginoon para tulungan tayo na maging maayos sa paglakad sa ating Panginoon. At sabi nga po sa Deuteronomy 6:25, kalulugdan tayo ng Diyos nating si Yahweh kung susundin natin ng buong katapatan ang lahat ng pinag-uutos niya sa atin. Isa pa pong bagay nang masasabi natin minamahal natin ang Panginoon, nating Diyos with all our heart, our soul, and our mind, is Matthew 6:33. Ano po ang sabi doon? Love, seek the Lord first. Seek God first. Priority natin siya. At ang sabi doon, all things will be added unto us. Hindi natin kailangang isip yung pangailangan kasi dinadagdag na lang ng Panginoon. So sabi nga po doon sa Matthew, think about and learn about it. Isipin natin ang salita ng Diyos, pag-aralan natin. Seek it and you will find it.
Seek it and you will love God more and more. Seek it and your perspectives will change for the better. Seek it daily and you will receive what you need, for your Father in heaven loves you. So ang ganda po, di ba? Malapit lang ang Panginoon sa mga taong gustong hanapin siya. At hindi siya nagtatago, nagpapakita siya agad, nagpaparamdam siya agad. In reality, loving God, the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength is a simple response to our God because God loves us. He first loved us. Una niyan tayong minahal. Kaya karapat-dapat lang na mahalin natin siya with all our heart, soul, mind, and strength. All too often, God's people lose generation after generation to the distractions and cares of this world. Ang daming problema sa mundo, nalulos natin yung henerasyon natin. Bringing up children who live, iniiwanan ng mga bata ang pananampalataya as they reach adulthood. Bakit? Kasi hindi sila nanonurture sa salita ng Panginoon. Hindi na ipapahayag o hindi na ibibigay sa kanila na importante talaga ang salita ng Diyos. And we want our children to continue in the faith para makita natin ang henerasyon natin talagang magiging maayos. At ito po ay hindi nangyayari by accident lamang. As Christian believers, we are taking the lead for our families. If God be the center in our family, we need God's word. We need to obey His word. Katulad po ni Joshua, lagi siyang ni-remind, be strong and courageous. So ginawa pa po niya kung ano yung sinasabi sa kanya at ano po ang kinalabasan nun. Sabi nga, yung mga sumusunod sa kanya ay naging committed din doon sa kanyang ipinamumuhay. Nagkakamali si Joshua, marami rin siyang mga mistakes, pero hindi siya tumigil to seek the Lord at to get in back on track on the strong example doon sa kanyang paglilid sa mga tao. So hindi niya po kinalimutan ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. Katulad din po ni Nehemiah, nung maraming enemies ang gustong humadlang sa kanila. Sabi niya doon, alalahanin nating dakila at kamangha-mangha si Yahweh. Amen po ba doon? Dakila at kamangha-mangha si Yahweh. At sabi niya doon, ipagtatanggol ninyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, inyong mga asawa at mga tahanan. So ano po nangyari? Sinamahan sila ng Panginoon. At talagang nagawa nila ang dapat nilang gawin para sa kaluguran at kaluluwalhati ng ating Panginoon. So napakahalaga po na bilang mga magulang, bilang mga mananampalataya, tayo po ay ma-remind sa kabutihan ng Diyos. I-remind natin ang ating mga anak, ang ating mga kasama sa bahay. I-remind natin ang bawat isa to stand against the enemies. At they will in effect teach their families to do the same. So kung naturuan natin ating mga anak, magkakaroon sila ng pamilya at gagawin din nilang turuan ang kanilang mga anak at ang mga susunod na henerasyon. Sabi nga po, it begins with awareness of the attacks and awareness of their responsibility. Okay po. So, sabi nga tayo po yung mga frontliners ng Panginoon eh. Kailangan makita natin yung priorities po natin. Ano po ba ang relasyon? Paano po ba ang relasyon natin sa ating Panginoon? Kailangan po i-allow natin yung priorities natin maging guided by our love for our God. Stand our ground. Hindi tayo po dapat nagko-compromise when it is a matter of biblical right and wrong. Sabi doon, kung the commitment of the people God entrusted to us will only be as strong as our own. Kung ano po yung pinakikita natin
sa ating mga mahal sa buhay, kung gaano tayo ka-strong, yun din yung magiging sila. So, napakahalaga po ang salita ng Diyos sa bawat pamilya. At yun nga, sabi doon, we need to surrender bilang isang pamilya. We need to be in God's Word sa ating pamilya. At ito pong ating pamilya, ito yung tayo ay naatasan para sila ay palakihin ng tama, ng naaayon sa salita ng Diyos. At yun po, makikita natin the promises of God sa buhay natin. Praise God po doon. At tayo po'y mananalangin. Sabi po kasi doon, papanalangin natin yung ating pamilya. So, napakahalaga na ang ating pamilya ang una nating ipapanalangin. Yan. Seek first His kingdom and all things will be added unto us. Okay po. Sabi nga doon, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mahalaga po yun para sa ating pamilya. Together, living for God in full surrender starts with our family. Kaya napakahalaga na panalangin natin sila. Ano po yung ipapanalangin natin sa kanila? Makikita po natin sa ating slide. So, pasasalamatan natin ang Panginoon. Thank God for our family. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. We have a family, we have a father, we have a mother, we have our spouse, we have our children. No, we pray for our needs. Ano ba yung pangailangan natin? Ang pangailangan natin is the love for God, the love for His Word, for His provision, His healing. Kung may mga karamdaman, pangalanan po natin, His guidance, His protection, and the wisdom of God. Pag-pray din po natin ang salvation ng mga unsaved loved ones natin. Pag-pray natin yung ministry ng Holy Spirit during our family altars. And then, sa huli po, let us declare Psalms 91 in our lives, in our families. Sige po, tayo po'y manalangin. Panalangin po natin ang ating family. Thank you, Lord, for our family. Thank you, Lord, for the mothers, for the fathers, for our spouse, for our children of God, Lord. Alam namin, Panginoon, Lord, na sa iyo lamang nagmumula ang lahat at ikaw lamang talaga ang aming pangangailangan. Tinataas po namin ang lahat ng mga tatay, ang mga tumatayong tatay sa buong mundo, sa aming kapaligiran, sa aming bansa. Gamitin mo po sila, Panginoon, O God, upang patuloy na mag-guide ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga anak, lalo na, Panginoon, O God, sa iyong kalooban, Panginoon, O God. We ask, Lord, that you would bless them, the fathers, and give them great joy and peace. May they see you and know you in new ways. Show them how much you love them and care about them, Lord. Guide their steps, use their hands, and make them a blessing to others as you continue to fulfill your special purpose for their lives as fathers of their families. Gayun din, Panginoon, ang mga nanay, Panginoon, Lord. We pray for them, O God, Lord. We thank you, Lord, for the mothers, O God, for the role of the motherhood, O God. We pray for all mothers today that you would fill their hearts with grace and love, and endue them with strength, patience, wisdom, and joy. We pray for all mothers today and thank you for all the gentle protection, wise counsel, and godly correction they so often provide for their children. And we pray that they would be given the grace to bring up their children in the fear and nurture of the Lord. Salamat po, Panginoon, sa wisdom na pinagkakaloob mo sa lahat ng mga nanay, Panginoon, Lord, for their selfless actions sa araw-araw, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon. We thank them, O God. Draw our mothers, O God, Lord, to you, Lord. Fill them, O God, Lord, with your love. Guide them, direct them as they carry out their roles and responsibilities. Salamat po sa buhay nila, Panginoon. Heavenly Father, thank you, Lord, for all the good gifts that come from you.
We entrust to you our family, Panginoon, O God. Consider, O God, Lord, and consider your ways. Guide our children in every step they take. I pray they would know your provision and protection. Make steady their steps, Lord God, in Jesus' name. Lord, sabi mo sa Psalms 91, at itong aming panalangin, Panginoon, Lord Jesus, you are, O God, our place of safety and fortress. We trust in you. You will save us from hidden dangers and from deadly diseases. We can go to you for protection. You will cover us with your wings. We trust you to surround and protect us like a shield. We will have nothing to fear at night and will not be afraid of the enemy's arrows during the day. We trust you, Lord, for protection. In you we are safe, so nothing will happen to us. No diseases will come near our home. You will command your angels to protect us wherever we go. You said, Lord, I will save those who love me. I will protect those who trust in me. When they call to me for help, I will answer them. I will be with them when they are in trouble. I will rescue them and honor them. I will give them long life and show them my power to save. Thank you, Lord, for this assurance, for your promises. We believe it, we receive it with all our heart, soul, mind, and strength. In Jesus' name, we pray. Amen. Thank you, Lord. Blessed are those who hears the word and obeys it. Ang susunod po nating ipanalangin ay ang ating church. So, ano po ba ang pangangailangan sa church? Siyempre po, unahin natin ang ating mga pastor at ang kanilang mga pamilya, ang ating mga leaders, at ang lahat ng mga members na hindi tayo malimitahan bilang mananampalataya ng sitwasyon na hindi tayo nakikita-kita. Lahat ay magkaroon ng pagkakataon sa bagong nangyayari, lahat ay magkaroon ng access sa mga online na pagtuturo, training, services. Sa panalangin po natin ang bawat isa, for the love of God, for the obedience to His word, for the protection of God, and for His provision para sa lahat ng RCMI church families. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. We thank you, Lord, for all our pastors, lahat ng pastor dito sa Cubao, sa lahat ng outreaches, O God. Salamat po sa buhay nila, sa pangunguna, Panginoon, Lord, ng aming senior pastor, Pastor Reggie Castaneda. Salamat po sa buhay niya. Patuloy po, Panginoon, Lord, na alalayan mo po siya, Panginoon, O God. Let your wisdom be upon him. Let your love flow through him, O God, Lord, maging ang kanyang kay Pastora Cecil, sa kanyang mga anak, Panginoon, O God. Sabi mo, Lord, hindi mo pagkukulangin ang mga tapat sa iyo, Panginoon, O God. Aalalayan mo sila, Panginoon, O God, because mahal ka nila, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon, Lord, that you will continually anoint, O God, Lord, Pastor Reg, Pastora Cecil, O God, Lord, sa kanilang paglilingkod, Panginoon, O God, sa iyo, sa para sa kaharian at kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ganon din, Panginoon, Lord, ang lahat ng mga pastor, Panginoon, O God, Lord. We bless Pastor Joel and his family, Panginoon. We bless, O God, Lord, Pastor Noel and his family. We bless, O God, Lord, Pastor Leo, Pastor Ray, O God, Lord. We bless, O God, Lord, Pastora Jinky, Pastor Benson, O God. We bless, O God, Lord, Pastor Hill, O God, Lord. We bless, O Father God, Pastor Sherwin, O God, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay nila. We bless, O Father God, Lord, Pastor Olan, O God. Pastor Glenn, O Lord God. Pastor Anene, Panginoon, O God, Lord. Pastor Birds, O God, Lord. Maging si Pastor Christian, Panginoon, O God. Lahat ng mga naglilingkod sa iyo at ang kanilang mga pamilya, Panginoon, O God. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, Panginoon, O God. Hayaan mo, Lord, na ang kanilang mga pamilya, ang buong sambahayan nila, Panginoon, ay patuloy na sumunod, Panginoon, sa kalooban mo, Panginoon, O God, Lord, at maranasan nila, Panginoon, Lord,
ang iyong lahat ng protection, ang iyong provision, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, Lord. Sila'y magiging obedient sa iyo. Sila'y magiging mapagmahal sa iyo, Panginoon, O God. At gagawin nila, Panginoon, Lord, ang lahat ng mga bagay na makalulugod sa iyo, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang aming mga leaders, Panginoon, ang lahat ng mga board of trustees, lahat ng mga nagtuturo ng salita mo, lahat ng mga children teachers, O God, Lord, mga cell leaders, naka-online, na nagtuturo, nagsishare ng salita mo, Panginoon, O God. Lord, hayaan mo ang mangibabaw, Panginoon, ang pagmamahal sa iyo at makita nila, Panginoon, Lord, that as we seek you, O God, Lord, everything will be added unto us. Makaaasa po kami, Panginoon, Lord, ng iyong biyaya, Panginoon, Lord. Makaaasa po kami, Panginoon, Lord, ng katagumpayan sa bawat araw sa aming buhay. Sapagkat ang aming Diyos ay hindi natutulog. Ang aming Diyos ay buhay. Ang aming Diyos pa ay sumasagot sa lahat ng pangangailangan na naaayon sa kanyang kalooban. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng mga miyembro, sa lahat ng mga kapamilya, kapuso, Panginoon, O God, Lord, sa regions of Christ, bless them, O God, Lord, saan man sila nandun, sa dako, ng kahit saan, sa daigdig, Panginoon, O God, you would bless their lives, O God, you would bless their families, O God, Lord, na tunay nga, O Diyos, mapapagtagumpayan nila ang mga sitwasyon, ang dinadaanan ng buong mundo ngayon, O God, Lord, at hindi matitinag ang pananampalataya ng iyong mga anak, Panginoon, O God, bagkus, Panginoon, Lord, tutulungan mo kami, Lord God, na lalo pong tumindi ang aming pananampalataya sa iyo. Ito'y makita sa aming buhay, Panginoon. No weapon formed against us will prosper, O God. Magpapatuloy kami sa aming pananampalataya because we have a loving God. Salamat po, O Diyos. To you all the glory and the praises in Jesus' name. Ang susunod po natin ipapanalangin ay ang ating bansa. Pasalamatan natin ang ating bansa. Dahil kahit maliit ang ating bansa, makikita po natin ang pagpapala ng Panginoon. Panalangin natin ang ating presidente, ang kanyang pamilya. Magkaroon siya ng fear sa ating Panginoon. Pag-pray natin ang health niya, alam natin ang condition niya. Ang wisdom sa lahat ng mga decision na kanyang ginagawa. Pag-pray natin ang righteousness at ang grace ng Panginoon. Kailangan po ng ating presidente. Ganun din po, panalangin natin ang lahat ng mga government officials. Hindi po nakaila sa atin ang mga nangyayari ngayon. So, patuloy na ihayag ng Panginoon, i-expose ng Panginoon ang lahat ng mga katiwalian. Patuloy na alisin niya ang mga ayaw sumunod sa kanyang salita. Pag-pray po natin talaga yon dahil sobra na po ang nangyayari talaga na hindi maganda sa ating bansa. Pag-pray po natin ang mga pamilya ng ating mga government officials, salvation sa mga hindi pa nakakakilala, righteousness and wisdom at compassion. Pag-pray po natin yung ating mga government officials. Ganun din po ang economic recovery. Alam natin na talagang sa sitwasyon ngayon, wala naman pong imposible sa Panginoon. We just have to trust God for His wonderful works. Pag-pray natin na patuloy na pagpalain ng Panginoon ang ating natural resources. Hindi tayo nakadepende sa kahit kanino, sa kahit anong bansa. Nakadepende tayo sa kamay ng Panginoon. Patuloy niyang pagpapalain ang lahat ng mga natural resources natin. Ang ating seas, ang forest, ang kalawakan, lahat ng mga biyayang ginawa ng Diyos para sa ating bansa. Pag-pray natin ang lahat ng mga businessmen, businesswoman, lahat ng business sa ating bansa, maliit o malaki, ang mga workplace, panalangin natin lahat ng mga nagtatrabaho, lahat ng mga nasa online class, lahat ng mga walang trabaho, ipagpinalangin din po natin ang lahat ng yan. At ipag-pray natin ibig sa lahat yung mga apektado ng pandemic. Lahat naman po tayo ay apektado ng pandemic. So ipag-pray po natin ang bawat isa, ang mga frontliners, ang mga may sakit, ang mga nahiwalay sa mga loved ones, ang mga walang trabaho. Pag-pray po natin ang ating bansa. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. We give you praise, glory, and honor, O God, Lord. Salamat po. Ang aming bansa, Panginoon, Lord, ay pinagpala mo. We continually declare, Jesus is our Lord. Jesus is the Lord of the Philippines.
Salamat, Panginoon, O God. Sa biyaya, Panginoon, O God, na patuloy na pinagkakaloob mo sa aming bansa, Panginoon, Lord. Salamat sa mga pagpapala. Itinataas po namin sa iyo ang aming presidente, Panginoon, O God. Lord, we pray, O God, Lord, na patuloy mo po siyang gabayan, Panginoon, Lord, sa kanyang mga desisyon, sa kanyang pamumuno, Panginoon, O God. Ikaw po ang naglagay sa kanya. Nilagay mo po siya for a purpose, O God, Lord. Let your purpose remain, O God, Lord. At hindi matinag, Panginoon, Lord, ang purpose mo, Panginoon, Lord, ng mga nangyayari, Panginoon, O God. Tulungan mo siya na makita kanya, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, O God, Lord, na masumpungan niya ang salita mo, Panginoon, O God, Lord, sa bawat desisyon na kanyang ginagawa, Panginoon, O God, Lord. Lord, we pray, O God, Lord, for his health, O God, Lord. Tunay nga, O Diyos, bigyan mo pa siya ng ibayong kalakasan upang matapos niya ang panawagan mo sa kanya, Panginoon, O God. Tulungan mo siya, Panginoon, Lord, na tunay nga, O Diyos, magkaroon ng wisdom at banal na takot sa iyo, O God, Lord. Help him, O God, Lord, na maging makatuwiran, Panginoon, at ang katuwiran na iyon ay naaayon sa iyong salita, Panginoon, O God. Thank you, Lord, that your grace is enough, O Father God. Salamat, Panginoon, O God, even sa aming mga government officials, O God, Lord. Hindi po lingid, Panginoon, O God, sa iyo ang kanilang mga ginagawa, Panginoon, O God, Lord, that you would continually uphold, O God, Lord, yung mga righteous, O God, at patuloy na expose, Panginoon, Lord, ang lahat ng mga ayaw sumunod sa iyo, Panginoon, at sa iyong kalooban, Panginoon, O God. Ikaw po ang naglagay at ikaw po, Panginoon, Lord, ang may kakayahan na sila'y tanggalin kung hindi po sila susunod sa iyong kalooban. We just trust in you, O Father God, Lord. Lord, we pray for the salvation of their families, O God. Kahit, Panginoon, Lord, ano pa yung kanilang mga ginagawa, Panginoon, Lord, we pray for your saving grace, O God, Lord, upon their lives, O God, upon their families, O God. We pray, O God, Lord, for compassion, O God, Lord, upang magamit mo sila, Panginoon, O God, Lord, sa kanilang pagkakatawag mo sa kanila bilang namumuno sa aming bansa, Panginoon. Salamat po, Lord. We trust in you to work in their lives, in their families. Ganon din po, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang ekonomiya ng bansang Pilipinas, Panginoon. Salamat po. Thank you, God. Ang aming bansa ay pinagpala mo. You are the Lord of this nation, O God. Salamat po that you are blessing our natural resources. Bless our forest. Bless our seas. Bless, O God, Lord, ang kapaligiran, Panginoon, Lord. Ang pangako mo, Panginoon, Lord, hindi magkukulang sa natural resources ang bansang Pilipinas. Marami kang kayamanan na inilagay sa aming bansa. Hayaan mong ito ay magamit, Panginoon, upang, Panginoon, patuloy na makita namin ang kapangyarihan mo dumadaloy sa aming bansa, Panginoon, O God. Lord, patuloy namin tinataas sa iyo ang lahat ng mga business, ang lahat ng mga owners, O God, Lord, na tunay nga, O Diyos, sila ay gumawa, Panginoon, nang naaayon sa iyong kalooban, Panginoon, Lord, na magkaroon sila ng pagmamahal sa kapwa, Lord God, hindi lang sa iyo, kundi sa kapwa, Panginoon, O God, at hindi nila mapagsamantalahan ang kahinaan ng kanilang mga nasasakupan o kanilang mga empleyado, Panginoon. We pray, O God, Lord, for all the workplace, O God, Lord, na tunay nga, O Diyos, ikaw ang unahin, Panginoon, O God, Lord, sa lahat ng mga workplace, O God. Ganon din, Panginoon, O God, sa lahat ng mga schools, tulungan mo po ang aming mga estudyante, Panginoon, O God, na tunay nga, O Diyos, patuloy na maging accessible sa kanila ang katuruan, Panginoon, O God, Lord, na ibinibigay sa kanila, Panginoon. Hindi sila, maging interesado sila, Panginoon, sa lahat ng katuruan na ibinibigay sila, i-grab nila ang lahat ng opportunities, Panginoon, O God, upang sila ay matuto, Panginoon, ng kung paano, Panginoon, ang kalakaran ng mundo at ito'y magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Salamat, Panginoon, O God, Lord, na kahit ano ang sitwasyon, pagpapalain mo, Panginoon, O God, Lord, ang lahat ng mga walang trabaho, magkakaroon sila ng trabaho, Panginoon, O God, and it will be for your glory. Tinataas namin, Panginoon, Lord, ang lahat ng mga affected, Panginoon, Lord, ng sitwasyon. Alam namin, marami pa rin naaapektuhan. Marami pa rin, Panginoon, O God, Lord, ang mas nahihirapan sa sitwasyon. But your grace is more than enough. Your grace is sufficient, Panginoon, O God. That you will continually, O God, Lord, bless the frontliners,
patuloy mong pagagalingin at magre-recover ang lahat ng may mga karamdaman, yung mga nauulila sa mga loved ones na nalayo sa kanilang mga pamilya, Panginoon, O God. Ikaw po, Panginoon, Lord, ang may kakayanan, Panginoon, Lord, upang sila ay bigyan ng kapayapaan, ng comfort, O God. Sa mga walang trabaho, Panginoon, O God, still makita nila, Panginoon, Lord, that there will be always a way where there seems to be no way. You are the answer, O God, Lord, sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat po dahil meron kaming Diyos na aming tinitingnan. Meron kaming Diyos na patuloy na sumusubaybay at nangangako, Panginoon, that He will never leave us nor forsake us. We give you all the praises, Lord. We give you all the glory, O God. Salamat po, Panginoon, O God, sa iyong pagmamahal. In Jesus' name, Amen. Good morning po ulit. God bless you all.